Ang 12 laws of karma na makakapagpabago ng diskarte mo sa buhay. Ang karma ay isang perpektong salita ng action at ito ang law ng cause and effect. Ito ang katumbas ng Newton's laws of motion. Ang bawat action ay may katumbas na reaction. Lahat tayo ay nahihirapang maunawaan ang karma. Ito ang tinutukoy natin kapag ang sinasabi natin ay what goes around comes around. Kung ano ang ginagawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Subalit dito nagsusumamo ang tanong kung paano mo maaakit ang good karma sa iyong buhay. Well, merong 12 maliliit na batas ng karma na makakapagpabago ng diskarte mo sa buhay. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Ang 12 laws of karma na makakapagpabago sa diskarte mo sa buhay. So, ngayon naman ay iisa-isahin kong ipaliwanag ang 12 batas na ito upang mas higit mong maintindihan. Una, the great law, ang dakilang batas. Katulad ng law of attraction, ang great law ng karma ay nangangahulugan na matatanggap mo kung ano ang inilabas mo sa mundo. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung ang hinahangad mo ay tapat na relasyon, kinakailangan mo maging tapat at tunay muna sa iyong sarili. Kung naghahangad ka ng kaligayahan, kumilos ka ng naaayon at ibahagi mo ang iyong kagalakan sa ibang tao. Kung kasaganaan sa pera ang iyong hinahanap, maging mapagbigay ka ng hindi umaasa ng kapalit. Pangalawa, the law of creation, ang batas ng paglikha. Ang buhay ay nangangailangan ng ating partisipasyon. Ang lahat ng nasa paligid natin ay ang paglikha ng intensyon ng sinuman. Kahit ng ating sariling buhay ay resulta ng ating sariling panloob na estado. Sa makatuwid, hindi ka pwedeng maghintay na lang na mangyari ang mga bagay. At sa halip, ay kinakailangan mong kumilos at gumawa ng aksyon upang mangyari ang mga bagay. At ang panghuli, paligiran mo ang sarili mo kung ano ang gusto mo upang ito ay maging kaaya-aya sa iyong mga hinahangad. Pangatlo, the law of humility, ang batas ng kababaang loob. Sa lahat ng mga batas na ito, binibigyang diin ng Buddhism ang batas ng kababaang loob. Ang batas na ito ay binibigyang diin ang pagtanggap na malapit sa pandaigdigang kabutihan. Kinakailangan mo muna itong tanggapin bago mo ito baguhin. Pang-apat, the law of growth, ang batas ng paglago. Ang totoong pagbabago ay maaari lang maganap kung binago mo kung sino ka sa loob. Tulad ng nasa itaas, tulad ng nasa ibaba, ng nasa loob, o ng kahit sa wala. Kung gusto mong makita ang iyong paglago sa iyong panlabas, kinakailangan mo maging committed na baguhin ang iyong panloob. Ang magandang balita ay meron kang ganap na kontrol sa iyong sarili at sa iyong paglago sa kabila ng anumang mga pangyayari. Panglima, the law of responsibility, ang batas ng responsibilidad. Ikaw ang mapagkukuhanan kung ano ang nangyayari sa paligid mo at ang salamin sa iyong panlabas na mundo ay ang iyong panloob na estado. Kung napapaligiran ka ng kaguluhan at meron ding kaguluhan sa iyong panloob na damdamin at ang tanging paraan
upang magkaroon ka ng kapayapaan ay ang hanapin ang kapayapaan sa iyong kalooban. Ang itinuturo ng batas na ito ay ang angkinin mo ang estado ng mundo sa paligid mo dahil doon mo lang mababago ito. Pang-anim, the law of connection, ang batas ng koneksyon. Madalas ay nagbibigay ka ng higit na kahulugan sa isang aspeto ng iyong buhay kesa sa iba pa. Maaari mong i-cherish ang kasalukuyan sa ibabaw ng nakaraan o isipin na ang kinabukasan ay magiging mas mabuti, hindi katulad ng here and now. Subalit ang isa sa batas ng karma, ang law of connection, ay binibigyang diin ang pagkakaugnay ng nakaraan, pangkasalukuyan at ang hinaharap. Hindi ang una at hindi rin ang panghuli ang mas mahusay dahil pareho silang hinihingi upang maisakatuparan ang gawain. Pangpito, the law of focus, ang batas ng focus. Ang ating pag-iisip ay hindi maaaring sundin ang maraming hilera ng saloobin at pantay na mahusay na gawin ito. Sa makatwid, mas makakabuting mag-focus ka lang sa isang layunin. Ang pangunahing layunin sa ibabaw ng multitasking, ang batas na ito ng focus ay nagtuturo din na hindi ka pwedeng mag-focus sa mataas at mababang halaga ng magkasabay. Hindi ka pwedeng mag-imbak ng mga negatibong damdamin at pagkatapos ay ang asahan mo na lumago ka spiritually. Ang dapat mong gawin ay idirekta ang iyong buong atensyon sa iyong mga ninanais sa buhay. Pangwalo, the law of giving and hospitality, ang batas ng pagbibigay at mabuting pakikitungo. Itinuturo ng batas na ito na darating ang panahon na kinakailangan mong ipakita ang iyong paniniwala. Hinihimok nito ang isang tao na matiyak na ang iyong mga aksyon ay sumasalamin sa iyong mga paniniwala. Pangsyam, the law of change, ang batas ng pagbabago. Naranasan mo na ba ang mga pagkakataon na para bang ang mga nangyayari sa buhay mo ay tila paulit-ulit na lang at para bang wala nang pagbabago? Na para bang ang buhay ay may nais na sabihin sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong sitwasyon? Well, sa isang kahulugan, naiintindihan mo ang isang batas ng karma, ang law of change. Sa batas na ito, ang kasaysayan ay nauulit ng mag-isa hanggang sa maglagay ka ng positibong enerhiya upang idirekta ito sa ibang lugar. Pangsampu, the law of here and now, ang batas ng dito at ngayon. Ang karmic law ng here and now ay tinuturuan ka na dapat ay naroon ka sa kasalukuyang sandali. Kinikilala nito na sa anumang oras, ang dito at ngayon ay ang lahat na meron ka at kinakailangan mong makipag-ugnayan at masiyahan. Kapag itinuon mo ang iyong atensyon sa nakaraan, ito ay magbibigay sa iyo ng panghihinayang. At kung itutuon mo naman ang sarili mo sa kinabukasan, ito ay makakapagbigay sa iyo ng anxiety sa ibabaw ng mga hindi mo pa alam na mangyayari. Bumalik ka sa dito at ngayon dahil ito ang natatanging lugar na magkakaroon ka ng tunay na buhay. Pang-11, the law of patience and reward, ang batas ng pagtsatsaga at gantimpala. Ang sabi nga ni George Saville, he who masters patience masters everything else. Na ang ibig sabihin, kung sino ang may ganap na kasanayan tungkol sa pagtsatsaga, ay siyang may ganap na kasanayan sa lahat ng mga bagay. Ang mga magagandang bagay ay dumarating sa mga taong nakakapaghintay at hindi mo mapapalitan ng pagtsatsaga, pagsusumikap at pagsisipag ng may pag-iisip. Dapat ay handa kang gawin ang heavy lifting upang makalikha ka ng anumang halaga. Pang-12, the law of significance and inspiration, ang batas ng kabuluhan at inspirasyon.
Itinuturo ng batas na ito na kahit gaano ka walang halaga ang iyong nararamdaman sa iyong sarili, ikaw ay nagbibigay ng kontribusyon sa kabuuan at ang mundo ay magiging iba kung wala ang iyong kontribusyon dito. Ito ang isang batas na kinakailangan mong isipin kapag kinakailangan mo ng motivational boost. Itinuturo din ang batas na ito na ang halaga ng pakikipagsapalaran ay ang resulta ng enerhiya at ang hangarin na nakadirekta dito. Ang pagsunod sa batas na ito ay may katiyakan na makakaakit ka ng good karma at ang iyong kontribusyon sa kabuuan ay isang positibo. So, ang 12 laws of karma na makakapagpabago ng iyong diskarte sa buhay ay ang una, the great law, ang dakilang batas. Pangalawa, the law of creation, ang batas ng paglikha. Pangatlo, the law of humility, ang batas ng pagpapakumbaba. Pang-apat, the law of growth, ang batas ng paglago. Pang-lima, the law of responsibility, ang batas ng responsibilidad. Pang-anim, the law of connections, ang batas ng koneksyon. Pang-pito, the law of focus, ang batas ng focus. Pang-walo, the law of giving and hospitality, ang batas ng pagbibigay at mabuting pakikitungo. Pang-siyam, the law of change, ang batas ng pagbabago. Pang-sampu, the law of here and now, ang batas ng dito at ngayon. Pang-11, the law of patience and reward, ang batas ng pagtsatsaga at gantimpala. At ang pang-12, the law of significance and inspiration, ang batas ng kabuluhan at inspirasyon. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.